So since itong si LaMarcus Aldridge nga ay napunta na nga dito sa Brooklyn Nets, sa tingin ko naman malabo na itong si Andre Drummond na pumunta pa nga doon at mag-sign sa All-Star team ng Brooklyn Nets. Masyado na nga silang stuck doon, masyado nang mag-aagawan sa minuto kung pumunta pa nga doon si Andre Drummond doon. At sa tingin ko naman ay pagbabawala na nga sila ng NBA kagaya ng pinagbawal nga si Chris Paul na mapunta nga sa Lakers, yung na-veto nga ang kanyang trade. So anyways, ito nga si Adrian Wojnarowski na isang number one source pagdating sa mga NBA news, sa mga trade at kung saan saan pa. Sinabi niya sa kanyang tweet na ito daw Lakers have emerged as a strong frontrunner to sign free agent center Andre Drummond. So after nga ng isang araw na itong sila Andre Drummond, sila Marcus Aldridge ay magbigay nga ng kanilang mga team na gusto nilang puntahan ay medyo mabilisan nga kanilang pagdedesisyon, lalo na itong sila Marcus Aldridge. Matapos nga siguro na mapakinggan niya yung mga pitches ng mga NBA team sa kanya ay nakapagdesisyon na agad siya. Napunta nga siya ngayon sa Brooklyn Nets. For me personally, sa tingin ko nga ay gusto ko siyang mapunta nga sa Miami Heat sana. Buo sana rin sila ng kanilang big three para pantapat nga sa Nets. Kaso ibang direksyon na pinili na ito nila Marcus Aldridge at gusto niya nga pumunta doon sa sure win na. Pero anyways, ito nga si Andre Drummond, bawas na nga siguro ang kanyang mga options. At siguro ang isang nabawas doon ay ito nga ang team ng Brooklyn Nets at ang iba pa, yung Charlotte Hornets na kanyang nabanggit. At pati na rin siguro ang New York Knicks. So down to the Lakers, to the Clippers at sa Boston na nga lang siguro. At sa tingin ko rin, tapos na nga rin ang mga pitches ng mga NBA team sa kanila o yung pagre-recruit sa kanila, yung pupunta at makikipag-meeting at sasabihin kung ano bang pwedeng gawin o ano ang magagawa at ano ang maa-achieve nila kung sakaling pumunta si Andre Drummond sa kanilang team. So sa tingin ko, napakinggan na nga ni Andre Drummond ang mga sinabi at ang pangre-recruit nga ng mga NBA team sa kanya. At yan, Lakers nga daw ang frontrunners pagdating nga sa pagsisign dito kay Andre Drummond. At sinabi rin nito ni Adrian Wojnarowski na yung LA Stars daw have been recruiting Drummond hard. So talagang makikita mo na gusto nga talaga ng Lakers at nira ng mga Lakers players na pumunta sa kanila si Andre Drummond. Sa article din na pinost nito ni Adrian Wojnarowski sa ESPN.com, sinabi niya, "The Lakers star players and front office have been recruiting Drummond hard, selling him on the opportunity to step into the defending champion starting lineup," sources said. So mukhang tumataas nga ang tsansa ng Los Angeles Lakers na makuha nila itong si Andre Drummond sa buyout market. At alam nyo ba, itong si Drummond ay 27 years old pa lang. So batang bata nga ito at papasok pa lang sa kanyang prime of his career. So kung sakali nga mapunta itong si Andre Drummond sa Los Angeles Lakers at makapaglaro siya at makasama niya sa championship run itong si LeBron James, ito na rin si Anthony Davis, sa tingin ko malaki ang matutulong nga kay Andre Drummond sa karir niya. Marami siyang matututunan, lalong lalo na dito kay LeBron James dahil bata pa nga siya. So okay guys, sa tingin nyo ba magandang si Andre Drummond ay pumunta na nga dito sa Los Angeles Lakers or mag-isip pa nga siya sa ibang mga team na pwede niya pang puntahan? Comment down below your opinion. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!